Okay, so bakit siya? Siya napili ko kasi nga gawa nga nung actually naawa ko sa kanya dahil natawag pa siyang Bobo Spotted. Alam niyo ba kasi yung time na no na may mga issue tayo, mga controversies tayo na ano. Lalo na doon sa ano sa yung na, pumatay. Oo, pumatay na. Kay Nuesca. Nuesca. Actually, pinagkano niya tayo. Hindi naman siya pinagtanggol, kumbaga parang pumagitna pa nga siya kung tutusin na huwag niyo naman ganyanin si ano si Sir Stan dito. Dahil wala naman tayong atraso dahil, sa kanila. Alam mo, tinawag pa siyang Bobo, ano, Spotted doon. Dahil, prinsipyo natin, yung paniniwala natin, huwag na nilang pakialaman. Kanya-kanya tayong prinsipyo. Kumbaga, dahil doon, nabas pa siya sa totoo lang. Kaya nung nakita ko, isa siya sa, ano, sa nag-comment, grabe ko, boom. So, yan na, siya agad yung napunta sa utak mo. Siya yung napunta sa, ano, sa utak mo. Oo, tama. So, yun, so, tingnan nyo, hindi lang sa dahil kakilala niya, hindi lang sa dahil siya ay relative kasi, niya or whatever. Nakilala ko lang sa Facebook. Nakakakulitan ko lang sa Facebook. Madami kayo nakakakulitan ko. Alam nyo yan. Mga friends ni Mami, mga ano. Madami kayo nakakakulitan ko doon. Na pero siya umangat lang dahil doon sa nakita mo. Siya lang tumatak sa, ano, sa isip ko. Kaya, so ngayon, guys, alam nyo na kung anong gagawin nyo. Kaya ikaw, manda-handa ka na. Ikaw na ang sunod na manalo. So ibig sabihin talaga ng deserving kasi tumanim yun sa utak mo. Ayan. So, by the way, thanks, ma'am. Ayan. Ayan, kita mo naman yung bata. Ayaw na niya. Ayaw na bumaba. Paano pa tayo makauwi nito? Paano pa tayo makauwi niyan? Kaya na. Ha? Ma? Kunin mo na. So, anong masasabi mo doon sa ano? Yung nasabi niya na mas pinili daw niya yung kahit hindi niya kilala, pero pinagtanggol kami pala. Kayo yung palang dahilan. Anong masasabi mo doon? Yun nga. So, siguro nakwento niya naman sa akin yun eh. Nakwento niya sa akin yun. So, hindi ko siya kilala personally. Pero nasabi niya sa akin na yun yung nga yung tao na naglakas loob. Napagtanggol kami. Napagtanggol sila. Ay, nangipagtanggol na kayo kahit pa paano. So that means na hindi lang talaga namin pinipili kung sino yung relative. Exactly. Eh, kilala ko naman yan eh. So, pag siya kasi matandain siya sa mga tao na talagang, alam mo yun, yung merong may nagawa na kakaiba. Kakaiba para sa ayun. So, advice mo sa mga tao? So, yun nga sa mga tao dyan, sa inyong lahat. Uh-oh. So, siguro hindi naman masama yung kahit pa paano yung, hindi, huwag ka magsasalita sa kapwa mo hanggat kung ano yung opinion nila, irespeto. Irespeto natin yung, may kanya-kanya tayong prinsipyo. Prinsipyo. So, irespect natin yun. Kasi, kung kayo may sariling opinion, hindi wala naman kayo, or wala naman kayo, mararamdaman nyo din yung ganun, yung